pagkakamali. Ano pagkakaano yung pagkakamali? Ano yung kasalanan at pagkakamali? Yung sinasabi pagkakamali, yun yung sinasadya. Pero merong pagkakamali na minsan nagkakamali ka na hindi mo alam dahil innocente ka. Ngayon, yun ba yun? Tingnan mo. Alam mo yun, pero pinabayaan mo na lang. Oo, mahala na parang ganun. Yun yung kasalanan. Diba? Katulad sa... Yun yung mali. Diba? Katulad sa nakukulong. Ang daming nakukulong na walang kasalanan, innocente. Kaso minsan pinapairal yung sige, sige. Alam mong totoo sa sarili mo na ikaw may kasalanan pero dididiin mo yung tao. Para may pagtanggol yung sarili mo lang. Pagtanggol mo lang yung sarili mo yung katawan. Madami. Kaya basta, ang minimin doon, ang kasalanan ay sinasadya. Pero merong kasalanan na hindi mo sinasadya. Anong tawag doon sa kasalanan hindi sinasadya? Kasalanan eh. Yung kasalanan na alam na kasalanan sinasadya. Yung tinatawag na demonyong small. Pasensya na, section double nyo lang ako. Pero yung kasalanan na hindi na sinasadya. Ayan. Ayan yung sinasabi na, and every law there's an exemption. Yun, may exemption yun. Ang galing talaga nito kasama ko. Talagang sinasadya na alam na kasalanan. Without exemption. Dito tayo sa ceiling. Sige. Kami lang sili, kumaingay. Pag hindi sa atin daw, maalam tayo sa puno. Yan, ang tawag doon, kasalanan. Bakit ka mo? Alam naman niyang may may-ari at hindi siya nagpaalam, kumuha pa din siya. Kasalanan. Kasalanan, oo. Hindi yan inosente ha. Hindi yan inosente. Kaya alam niya hindi niya tanim, nangunguha siya. Kasalanan yan. Ano lang, pang-ang. Ay, naku, uyan lang. Sayang-saya na bahay. Dito lang kami, mga OFW dito. Kahit pagod, pagpa-uwi na, parang hindi pagod. Masaya pa din. Kunti lang yung saya namin eh. Diba, kuya? Sana all. Aywa. Yan mo, pag ma-ano, magsahod ka na ng vlog mo. Yan lang. Oh.